bagay na nagtulak sa kanya upang ilunsad ang isang rebelyon sa ilalim ng kilusang Hook Balaha. Guillermo Tolentino. Ilang simbolo ba ang iniwanan sa atin ni Guillermo Tolentino? Ang UP Oblation, Tolentino, ang Monumento ni Bonifacio at maraming pang iba ay ilan lamang sa mga obra ng iskultura ni Guillermo. Subalit, sa likod ng mga batong ito, nananalay tayong sikasig at determinasyon ng isang artista bilang isang anak mahirap na nagbukas ng katakot-takot na pakikipagsatalaran upang marating ang pedestal na kanya ngayong kinalalagyan. Manuel A. Rojas. Manuel A. Rojas. Katlong Republika ng Pilipinas. Manuel Rojas. Ang talino niya sa Abogasya. Napatunayan ito sa pagiging bar-top nacho niya noong 1913. 11 taon siya naging speaker ng Pambansang Asamblea at naging mahalagang bahagi ng misyong OSROCS, ang kilusan sa likod ng batas Hair Horse Cutting. Subalit, ang batas na ito ay tinutulan ng nuoy Pangulong Manuel L. Quezon dahilan ng paghahati ng Partido Nasyonalista at pagkakalinaw ng kanyang landas patungong presidensya. Mars Ravelo. Mars Ravelo. Ilalim niya ang lahat sa pamamagitan ni Rita Casinghot at ng mga taguhan ng buhay Pilipino. Pinasabing ang madlas sa mga pakikipagsapalaran ni Darna at Jezebel. Pinaiyak ang bayan sa mga pagdurusa ni Roberta. Napakarami pang ibang nilikha ni Mars Ravelo. Lahat ay nagpaparangal sa kanya bilang ama ng mga manunulat ng comics ng Pilipinas. Jovita Fuentes. Tulad ng isang ibon, ang boses ni Jovita ay musika sa alinmang mapiling pandinig. Isang rey ng opera, napanood siya sa napakaraming pagtatanggol sa Europa at Amerika, kabilang na rito ang pagganap bilang Madame Butterfly sa Italia. Naging makulay ang pagsalubong sa kanyang pagbabalik sa Maynila noong 1930 at pagkaraan ay tumulong siya sa pagpapatibay ng batas na nagtataghana sa pagtuo ng Music Promotion Foundation of the Philippines at pagtatatag ng Artists Guild of the Philippines. Si Jovita Fuentes, namumukod-tanging artista ng Pilipinas. Antonio J. Molina. Molina Antonio. Si Antonio Molina para sa mga Pilipino, Antonio ang ating Molina. Dito. Bukod sa kanyang mga maipagmamalaking akda at komposisyon, ang kanyang walang sawang pagturo sa mga nag-aaral ng musika ay nagtatanghal sa kanya bilang isang pangunahing alagad ng singing. Musika. Laki sa ikahos ito ang isa sa mga tagapagtatag ng bantog na New People's Army. Siya si Commander Dante sa kilusang guerrilla at komunista sa makabagong Pilipinas. Nakulong ng may 10 taon, siya ay napalaya ng umupo si Corazon Aquino sa Malacanang. Ngayon ay aktibo at determinado pa rin siya na makakuha ng posisyon sa pamahalaan. Hindi pa rin sumusuko sa pakikibakang napasimulan. Narcisa Viuda de Leon. Marisa de Leon. Kilala ng Grand Old Lady of Philippine Movies. Si Doña Sisang ang isa sa mga tagapagtatag ng LBN Productions. Ang grandiosong Ibong Adarna o ang makatotohanang anak Dalida ay ilan lamang sa kanyang mga ambag sa pelikulang Pilipino. Si Doña Sisang, ina ng ating mga nagniningning nabituin. Lucrecia Reyes Urtula. Kung paano nagawang teatro ni Lucrecia Reyes Urtula ang ating mga katutubong sayaw ay bahagi na ng ating kasaysayan. Sa pamamagitan ng Bayanihan Dance Company na kung saan siya ang choreographer at director ng sayaw, nailagay niya ang Pilipinas sa mapa ng kulturang pang-internasyonal. Siya ay naging isang paraluman, babaylan, mantirigma, prinsesa at iba pang mga katutubong katauhan. Subalit sa bawat hakbang ng kanyang ginagawa, ang pagiging ina ng sayaw Pilipino ang palaging nananalaytay. Ramon Magsaysay. Ramon Magsaysay. Isa sa pinakapopular na pangulo ng bansa, ibinukas